Okay guys, our topic for today is all about casting. Sa casting, meron tayong tinatawag na implicit casting and explicit casting. Iisa-isahin natin yan. Pero ano ba muna yung casting? Definition, converting a data type to another data type or to another type. Halimbawa, pwede tayong mag-convert ng integer. Gusto natin siyang gawing double, o kaya float, or long, or short. Yun. So, yun ang casting. Okay, next. Ano naman yung implicit casting? Basahin ulit natin yung definition. It happens automatically when converting smaller data type to a larger data type. Halimbawa, magko-convert tayo ng int to double, or int to long. Sa ganyang case, pwede nating i-apply ang implicit casting. Take note, it happens automatically. Bakit? Dahil ang double and long ay larger data types kumpara sa integer. Mas malaki yung kaya nilang i-hold kumpara sa integer. Kaya hindi niya na kailangan pa ng tulong kay programmer pagdating sa pagko-convert. Automatic na yon, hindi na natin i-code pa. O kaya naman, ang i-convert natin ay float. Float to double. Applicable din ang implicit casting dyan. Dahil ang double ay may wider range kumpara sa float. Nagigets? Basta implicit casting, nagko-convert tayo from smaller data type to larger data type. Next. Explicit casting. Definition, it does not happen automatically. Converting from a larger data type to a smaller data type. Kabaliktaran naman siya nung implicit. Sa explicit, nagko-convert ka from larger data type to smaller data type. Halimbawa, iko-convert mo yung double to integer. Hindi obra dyan yung implicit casting. Mag-e-error. Sabi natin kanina sa definition, explicit casting does not happen automatically. Hindi siya kino-convert ni Java automatically, unlike nung implicit casting. Kino-code natin yan or kino-code ni programmer yan. Examples tayo para mas malinaw. Implicit casting muna. May codes tayo rito. Double num1 is equal to 2. Simple lang yung code, di ba? Pero na-apply na natin dyan yung implicit casting. Itong 2 ay integer. Pero nakapaloob siya sa data type na double. So, ang gagawin ni Java, susubukan niyang i-convert yung integer sa double. Try natin i-run. So, ayan. Ang result ay 2.0. Na-convert na siya sa double automatically. So, yan ay isa sa mga halimbawa ng implicit casting. Integer to double. Another one. Long num2 is equal to 90. Paano naging implicit casting yan? Ang 90 ay integer at ini-store natin siya sa long. Ang long ay may wider range kumpara sa integer, kaya siya ay implicit casting. Ang gagawin ni Java, susubukan niyang i-convert yung integer sa long. Try natin i-run. Ayan, ang result ay 90 pa rin. Na-convert na siya sa long automatically. Integer to long. Nagigets? Short review? Baka nalito? Implicit casting happens because, dito sa una, the range of a double is wider than an integer. Mas malaki yung kayang i-hold ng double kumpara sa integer. Kaya kaya niyang i-store yung integer ng walang error. At sa pangalawa, the range of a long is wider than an integer. Mas malaki yung range ng long kesa sa integer. Kaya dito sa second example natin,
na-convert natin yung integer to long ng walang error. Next examples, explicit casting. May codes tayo rito. First, int num1 is equal to 7.3. Dito sa example, tinatry nating mag-store ng double sa integer. Pag nirun natin to, magkukos na siya ng error. Another one, int num2 is equal to 3 long. Kapag naman nagtry tayong mag-store ng long sa integer, magkukos din siya ng error. Sa case na to, hindi mag-work ang implicit casting. Di ba sabi natin kanina, ang implicit casting ay nag-work automatically. Matik na siyang nagko-convert. Sa case na to, ayan, error yung nakuha natin. Bakit? Dahil unang-una, ito, the range of an integer is narrower than a double. So first example natin, mas maliit yung integer kumpara sa double. Hindi kaya. Hindi kasha. Same din dun sa sumunod nating example. Sa second example natin, basahin natin, the range of an integer is narrower than a long. Yes, mas maliit yung integer kumpara sa long. Sa case na to, para mag-work, kailangan siyang i-code ni programmer para ma-convert yan. So, paano ba yung explicit casting? Balikan natin yung examples. I-code natin. Ito. Int num1 is equal to 7.3. May red underline. Ibig sabihin, may error na. What more pa pag nirun natin? Try natin. So, ayan. Incompatible types, possible, lossy conversion from double to int. Pag pinilit natin i-convert, possible na mabawasan yung data dahil magkaiba ng size yung data type. Hindi compatible. Pero kung sa program na ginawa ninyo ay hindi nyo naman kailangan yung decimal, pwede nyo itong gawin or pwede nyo gamitin. So, paano ba i-apply yung explicit casting? Ganito. Maglalagay lang tayo ng parenthesis before the number that you want to convert. Sa loob ng parenthesis, ilalagay natin yung data type kung saan nyo gustong i-convert yung value. So, dito gusto natin siyang i-convert to int. So, int yung ilalagay natin dito sa loob ng parenthesis. Try natin i-run. So, ang result ay 7. Naging 7 na lang. Dahil whole numbers lang ang pupwede sa integer. Hindi pupwede ang may decimal point. So, magkakaroon ng data loss. Mawawala yung 0.3. Ganun ang explicit casting. Dito naman sa pangalawang example, itong 3 long ay magiging 3. So, isa na siyang integer. Na-convert natin siya ng walang problema. Pero kahit hindi tayo nagkaroon ng data loss sa conversion, Java will not do the implicit casting automatically. But take note guys, explicit casting can only happen between compatible types. So, yung int, double, float, long, or short ay compatible dahil lahat yun ay numbers. But we cannot cast a string to a number. Example, meron tayong two integers. Ito, int num1 is equal to 2. Pangalawa, int num2 is equal to, ayan, may casting tayo dito. Explicit casting. Sa loob ng parenthesis ay int. Then, num1 plus 3. System.out.print. Sa num2, inadd lang natin yung value ng num1 sa 3. Okay, halimbawa, gagawin nating string tong num1. Magkukos ng error yan. We cannot cast num1 to an integer. Hindi compatible. So, paano yun? Ano ba yung pupwede natin gawin?
meron tayong tinatawag na wrapper classes. Sa Java, meron tayong class which is a reference type called integer. Ito, it is defined in java.lang package. Sa integer class, meron tayong method na parseInt. Kinoconvert niya yung string sa integer. Sa loob ng parenthesis natin, ilalagay yung name ng variable na gusto nating i-convert. So, yung integer class ay yung wrapper class natin for the int primitive type. Meron din tayong short. At may method din siyang parseShort. It takes the string and returns a short. Pinalitan lang natin yung int dito, di ba? Same din sa double end, float. Dito sa example natin, gusto nating i-convert itong string sa integer. So, ganito. Integer.parseInt. Then, sa loob ng parenthesis, ipapaloob natin yung name ng variable na gusto nating i-convert, which is itong num1. Ayan, try nating i-run. Ang sagot ay 5. Na-convert natin yung string to integer. Nagigets? So, bakit ba tayo nagpa-parse? Or saang cases ba natin kailangang mag-parse or mag-convert ng string to integer? Or kung saang data types pa? So, paggawa nyo ng apps or systems, palaging string yung nakukuha nyong input from the users, di ba? So, kung meron kayong forms, syempre meron dyang text boxes, yung mga combo box or drop-down lists. Yung values na nakukuha natin mula dyan ay kadalasang strings, di ba? Kaya kailangan nating i-convert yung strings to their numeric representation. So, ayun. Yun ang casting. Yun yung implicit and explicit casting. Yun. So, I hope na meron kayong natutunan sa video na to. Kung gusto nyo pang matuto ng ibang lessons or iba pang lessons about Java, so hindi lang naman Java yung gagawin natin. Para maging updated kayo sa mga iba pa nating programming tutorials, subscribe lang kayo dito sa channel ko at see you sa ating next tutorial. Thank you guys for watching!